Sumarap, guys. Gagawa lang ako ng guide para sa mga beginners katulad ko na nagsimula. Actually, nagsimula ako sa game na walang idea. So, ang ginagawa ko, lumibot-libot. Kuha ng mga items, ingredients, which is iniisip ko, kailangan basta dumdum dulo. Tulad nito, sa isang party mo, ito, meron kang team tinatawag na main DPS, ang main DPS ko, or you could say, main damager, damage per second, si Razor. Yan. Ngayon, meron akong additional sa party na dalawa, which is support DPS. Ang isa ko ay si Bennett, at saka si Fischl. Actually, pwede ko siyang i-swap as main DPS, pero as of now, mas gusto ko sa Razor kasi mas malakas talaga yung damage niya. Ngayon, ang kaapat mo is sa akin kasi mostly yung ginagawa ng iba is si Barbara, which is a healer, or if kasuswerte yung ka, si Kiki, which is the best healer dito sa game. Pero si Niguan kasi, medyo unorthodox ako eh. Gumagawa ako nito kasi ang skill niya is nakakagawa ng crystals for shield para sa support, sa main DPS ko. So, let's try, okay? Ito muna. Explain ko sa inyo kung bakit. So, si main DPS, dito mapupunta lahat. Need mo lang itong mga required materials para ma-ascend mo na mas malakas siya. Ito, sa level 60, meron na siyang hunger, which is new talent. Dito mo ibubuhos yung mora mo, yung pera, and dito mo siya gamitin sa weapon, sa ascend, and sa level ng hero, which is ito, minax ko, 60. Tignan mo yung damage niya, 1,000. So, paano ko na-achieve itong 1,000 na to? Punta tayo sa artifacts. So, you can see, meron akong dalawang artifacts, which is level 3 star lang. Ngayon, ang set bonus ko is itong dalawa. Nakikita nyo naman kung gano'ng kalakas yung percentage na in-increase niya. Pero before that, bakit nga bala? Ang dami ko ng 4-star artifacts. Bakit pinili ko itong 3-star? So, explain ko sa inyo yung artifacts. Si artifacts is nakaka-tempt gamitin yung 4-star na artifact. Lalo na yung mga 5-star. Kung makakapulot ka. As of now, yun na yung hinahanap ko. Pero, bakit hindi ito yung ini-equip ko sa main DPS ko? Itong mga 4-star. Dito tayo magbabase. Tignan mo ito. At ito. So, sa 4-star, nakikita mo yung main stat at saka yung sub-stats. Si main stats, nakita mo death 7.9%, which is main DPS ka, ang role mo is damage. Masasabi ko lang itong def na to walang kwentang stats to para sa akin, ha. I don't know sa iba kung gumagawa nito, pero ang pinaka needed for the main DPS is ito. Nakikita ngayon yung main stat ko, which is physical damage bonus 21.4%. So, doon pala sa main stat, panalo na. Ngayon, sa substat niya, naghanap ako na ang lalabas ay crit damage, attack percentage, at saka crit rate. Hanap tayo na may crit rate, ah. At
course ni Proflip Damage. Eto. So, hanggat maaari, maghanap ka ng crit rate, crit damage, attack, at ang main stat is physical damage bonus or attack. Ngayon, huwag kayong matatakot na mag-plus, na mag-plus. Kahit maubos yung mora mo. Kasi once na makahanap ka naman ng ibang artifacts, kunyari, level 4 star na nandito yung tatlong needed mo, is magagamit mo siya pang-ups. Okay? So, ito. Tignan nyo to. Okay na siya. In death lang talaga. Well, lead ko naman na si Energy Recharge. Kaya maganda naman siya. Kahit pa paano. So, itong mga set na to. Hanggat maaari, AR 30 pababa. Yung mga set, actually, hindi mo naman talaga siya need boring. Pero, swerte mo, kung makahanap ka na ng kapareho na stats sa sinabi ko at yung equipment na itsura. Okay? So, ayan na. Medyo na-explain ko na yung sa artifacts. Swerte na lang ako. May gladiator ako na pareho na maganda stats. Which is ito. Ay, papaano? Crit rate, attack, attack. Attack. Crit rate, attack. Yan. So, medyo malakas na yung damage nung main DPS ko. Which is, per hit, sa mga level 49 pataas na boss or mobs, umabot siya ng mostly from 800 to 150. Which is good for nung level. Pero, kulang pa rin. testing natin. Kung papaano mo sinabi na maganda siya for tinatawag nating main DPS, support DPS. So, let's try level 50 Syro na boss, which is ito. Mostly, hindi ko na need si Niguang dito. Papalitan natin siya ng Barbara. Ito kasi yung party ko, which is... Wish me luck! Explain ko kung bakit ko nabuo yung party nito. So, sa main DPS ko, papartneran mo siya na same element para dito sa tinatawag nating elemental resonance. Sa elemental resonance, makikita mo yung activated high voltage. So, yung affected ng water, katulad ni Barbara, babasahin ko yung kalaban. Tapos, pag nabasa yung kalaban, gamitin ko si Razor, which is electro, at mag-e-effect tong high voltage. Tignan mo, electric charge have a 100% chance to generate an electro elemental. So, kung iisipin mo, bagay na bagay talaga yung water. Dahil, eto nga, makakakunda kami nito na high voltage. So, sinigwang, ginagawa ko siyang second DPS pag yung alam kong boss, mahirap abutin ni Reza. Pero, with that, pwede ko siya ipalit kay Bennett. Kaya mas maganda, may party ka na 5 heroes. Actually, mostly dapat 8. Pero, sa AR-35 pataas, dapat magpo-focus kasi sa isang team. Okay? So, pakita ko sa'yo. Eto. Try ha, kung gaano kabilis ang boss. Okay? Go. Ito. So, si support. Eto. Punch. Punch. Support. Tapos. Ayan. Tapos saka na magwala. Ayan. I'm using nga pala dun sa... Ayan. Tignan mo kung gano'ng kalakas. Tapos.
Yeah. Oh, actually, tapos na isang bag sa akin. Ah, nabuhay pa. Ah, basahin natin muna na ulit. Tapos, palit. Bam! Bam! Tapos na ito. Uy, mapalit pa. Pero tapos na. So, ganito kabilis. Nakuha niya yung punta ko. So, yan. Rewards. Pero hindi ko siya upunin. Kasi, tuturo ko sa inyo kung bakit. Bakit itong resin, hanggat maaari, itong tinatawag natin na original resin. Mostly, kasi pag bago ka pa lang, gamit ka na gamit nito. Which is, sinasabi ko pala sa inyo habang nagsisimula pa lang kayo, huwag. Ito kasing resin na to, mahirap makuha in the air sa matagal ng mga part ng game. And needed mo to para magamit siya pang farm sa dito. Dito ka magbuhos ng resin. Actually, sa Cecilia Garden, ito yung mga bibigay ko sa inyong tips. Cecilia Garden, kasi nagbabago siya daily. Which is needed dito pang ascend ng weapon. Dito sa Cecilia Garden. Ngayon, isa pa. Mas mabuting yung resin mo mapupunta dito at saka dito. Kasi, tignan mo. At venture rank 36. Hanggat maaari, mag-ipon ka na ng talent mo. Alam mo kung bakit? Mostly kasi pag beginners ka, hindi mo mapapansin itong talents. Which is, ito ang mali ko noong una. Hindi ko siya minax dati. Ngayon, pag tinignan mo, ito skill attributes niya. Para saan ba siya? Ito. Pampalakas ng normal attack. Ngayon, ito pwede ko tayo level up. Nakakalimutan ko mag-level up eh. Pero, tignan mo naman yung needed yung materials. Ito. So, sa ibang hero kasi yung na-max ko eh. Nakalimutan ko kasi ngayon ko pala siya ginawang main DPS. Ayun ang pagkakamali. So, huwag niyo na ako gyan. Okay? Now, saan ko pa siya ika-covered? Minsan, naglalakad kayo sa mapa at may makikita kayong star. Which is, si star, yung tinatawag nating Anemoculus sa first part. Dito yung mga kulay green na lumilipad. Which is, ginagamit siya pang ascend ng tower para sa stamina. Kasi, hanggat maaari, before kayo mag-transfer dito sa second map, is, ubusin mo na yung tinatawag nating Anemoculus. Kasi, needed mo talaga ng stamina. Dito kasi, matataas na bundok to. Needed talaga ng stamina sa pag-akyat. So, hanggat maaari, guys, pag nagpa-farm kayo at mag-grind, hanggat maaari, dito, at dito. So, medyo na-covered ko na rin yung most basic para maging smooth flowing yung game nyo. So, by the way, so guys, that's it. Hanggat maaari, sundin nyo yung sinabi ko, makakatulong ko sa inyo, okay? So guys, reminders, keep on grinding and keep on gaming. Maraming salamat, and this is Manix again. Have fun playing Genshin Impact.